Mayong adlaw kaninyong tanan. Gimbitahan ko kamo sa online Flores de Mayo dinhi sa Catholic Campus Ministry of Davao. Matag adlawng Lunes hangtod Biyernes. Kaming inyong mga facilitator, makigduyog kaninyo sa pagpasidungog kang Birhen Maria nining sulod tibok bulan sa Mayo. Duyog sa amo ang Director Reverend Father John Go. Viva Birhen Maria! Welcome po dito sa Dream Village Community Learning Center ng Alternative Learning System, Tibungco District. So, welcome po kayong lahat kung sino po ang gusto na makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Yung mga hindi po nakapagtapos dahil po sa mga maraming kadahilanan. So, welcome po kayo dito na magpa-enroll. Tayo po ay tumatanggap pa ng mga gusto makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Dito po sa klase ni Sir Rusty Crosami, kasama ko po si Ma'am Nida Christmas. Ulitin ko po. Welcome po kayo dito sa Dream Village Community Learning Center. Sa mga malapit lang po dito sa Panakan area, Panakan Malagamot, dito po sa lungsod ng Davao. So magtungo lamang po dito sa Dream Village Community Learning Center at magpalista. Ano po ang mga dadalhin? Magdala lamang po ng photocopy ng inyong birth certificate at saka dalawang 2x2 ID pictures, white background. So ulitin ko po. Kayo ay iniimbitahan na magpa-enroll dito sa Dream Village Community Learning Center ng Alternative Learning System, Tibungco District. Maraming salamat po. Ang schedule po ng ating klase dito o yung sa kasalukuyan pamimigay ng module o kung meron kayong mga dapat kunin kapag kayo ay nakapag-enroll na sa Alternative Learning System dito po sa Dream Village Community Learning Center ay tuwing araw ng Miyerkules sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So, pwede po kayo magtungo dito upang makakuha ng ating mga modules o pwede pong yung mga kabataan natin na hindi pwedeng lumabas ay yung mga magulang nila ang magtungo dito upang makakuha ng modules. So, huwag nyo pong antayin ang panahon na kayo po'y magsisi dahil hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Maraming mga paraan na pwede nating gawin upang tayo ay makapagtapos ng ating pag-aaral. Mayroon din po tayo mga ilalagay na katulad nito, ALS Kahon sa Kaalam or ALS Kahon ng Kaalaman sa mga iba't ibang tindahan o mga designated areas dito po sa Dream Village Community Learning Center. So, kapag nakita nyo po ang kahon na ito, dito po sa video, so pwede po kayong kumuha dyan ng ating mga enrollment forms kasi dyan po natin ilalagay. At pagkatapos nyo namang pilapan ang mga enrollment forms, ilagay nyo naman ulit po dyan sa loob ng kahon na ito upang makuha po ng ating mobile teacher o yung ating instructional manager at kayo ay mailista at maging regular na enrollee or mag-aral ng Alternative Learning System Tibungco District dito po sa Dream Village Community Learning Center. Ulitin ko po ang schedule po ng ating pamimigay ng module o ating klase dito po sa Dream Village Community Learning Center ng Alternative Learning System ay tuwing araw ng Miyerkules sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So tumatanggap po tayo ng BLP o yung Basic Learning Program natin, yung mga hindi pa marunong magbasa o yung mga nagsisimula pang matuto. At saka meron po tayong elementary at saka junior high school. So sa mga teachers po na na-assign dito ay yung ating district ALS coordinator Sir Alvin Olayer at saka yung ating mobile teacher Sir Rusty Crosami, ako po yun. So kasama nyo rin po dito yung ating facilitator Ma'am Nida Christmas. So yun po, modality of classes is modular and virtual. At hanggang ngayon ay tumatanggap pa po tayo ng mga gustong mag-enroll. Sapagkat, gaya ng inyong nakikita, sa ALS, may pag-asa ka. So ano pang hinihintay nyo? Magtungo dito sa Dream Village Community Learning Center ng Barangay Panakan upang kayo ay makapagtapos ng inyong pag-aaral. So maraming salamat po sa ating barangay captain dito po, si Kapitan Dosi Apostol, kasama po ang mga barangay officials na kung saan tumutulong po sa atin upang maisaganap ang ating klase dito sa Dream Village Community Learning Center ng Alternative Learning System.
Maraming salamat po sa lahat. So pwede niyo pong pwede po kayong mag-message sa ating official Facebook account Parola de Alz News upang magkaroon ng mga kaalaman tungkol sa alternative learning system dito po sa Tibungco District. Kung kaninyong tanan, anianaw sa bako isip pagpadayon sa ako ang paghatag og lecture sa matag adlaw may tungod sa Flores de Mayo. Karong nga po na, ang akong ihatag sa inyo ha, ang pagtawag kang Birhen Maria. Pero sa dili pa ko magsugod, mag-ampo na ta para mas mabungahon o mabulukon ang atong pagpaminaw nining maong lecture karong hapuna. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, amin. Amahan among langit nun, mayong hapon kanimo, anianaw sa bako isipin mong alagad sa pagpadayon sa akong misyon sa kahanginan. Amahan, tabangi o biyahi ako sa akong paghatag na may mo kining mabulukon nga to sa uban o daghan makakutlo nini. Ilabi na gayod Ginoo sa mga taong halayo diya sa maong kalihukan o kalayo sa simbahan. Ngayon ta, pisa nini naman lang nga maong kaigayunan Ginoo, makadungog sila, ngamay mo silang madasigon sa ilang kinabuhi. Uban sa tabang ni Birhen Maria nga among inahan. Amen. Sa ngalan sa mahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Okay? Magpadayon ako pero pibor ko magpadayon sa akong paghatag. At mabalik lang tao na ta sa miaging lecture ni Sir Rusty Corsami may tungod sa ang tawag. Then, kung atong tanawon, itang tanan gitawag kaya sa pagpangalagad. Itang tanan gitawag kung unsa man ang atong bukasyon. Bukasyon sa pagkapari, bukasyon sa pagkamadre, o bukasyon sa pagkakatikista. Kaya katikista, usan ni siya kabukasyon kaya sa tuwang sa matag-usa ka na to. O unsa man nga gitawag na to, unsa man ang imuhang giunsa man imo pagtubag ang maong tawag diya sa imong kinabuhi o giunsa man imo ni siya paghatag o bili diya sa imong kaugaling mga kinabuhi. Maong karong hapuna ako pong paambit sa inyo ha, kung giunsa ni Birhen Maria pagtubag ang tawag nga ihatag o gitawag sa Diyos kaniya na mamahimo siya inahan sa anak sa Diyos. Sa inyo ha diha karon, siguro makaingon mo nga unsa ka ang pamaagi ko, unsa ka ang pamaagi sa pagtawag ka nako, o unsa ka ang pamaagi sa pagtawag kang Birhen Maria. Tataw kayo, klaro kayo nga ang pagtawag kang Birhen Maria giandam na siya daan sa Ginoo, giandam na daan ang iyahang kung baga pa ang iyahang sinapupunan nga mahimo siyang inahan sa anak sa Diyos. Kay mismo sa iyang ginikanan nga si Santa Ana o si San Joaquin, dili na sila makaanak kumikan kay tigulang na sila. Nawada na ganit paglaom si Joaquin nga mga anak pang iyang asawa nga si Santa Ana. Pero tungod sa pagkamampo ni Santa Ana, gidungog ang iyang pagampo nga mahimo siyang inahan. No, inahan sa sa anak sa manunubos. Mahimong inahan ang iyang gisapak. Mao nga giandam na dan si Birhen Maria. Mingunta, Imaculada Concepcion, dili si Jesus ang gipanghanggi, gibuntis, kundili si Birhen Maria, iyang gibuntis si Santa Ana. Mao bitaw nga ang birthday ni Birhen Maria, September 8. No? September 8 siya, kumbaga pa, Imaculada Concepcion, ang iyahang kumbaga pa ipanamkon sa walay buling sa sala nga panulundon. Pagpanamkon niya September of December 8 man siya ipanamkon. December, January, February, March, April, May, June, July. Ha? July, August, September, pagka September nanganak ni anak si Birhen Maria, ni anak ni Santa Ana. Muna birthday ni Birhen Maria September 8. Mo nang kumbaga pa si Maria ang giya nagitawag ko
Ipanam kun siya sa walay buling sasala nga panulundun. Nga naman ngayon na naman, tungod kay daan na, iandam na daan si Maria, nga pagtawag kaniya, nga mahimo siyang tabernakulo sa anak sa Diyos. Nga kaya nang lang kumbaga pa, kung atong tanawon, atong bang mabasa diya sa Ebanghelyo ni San Lucas, nga nagingon nga, sulugoon ako sa Ginoo. Unsaon man ako pagbuntis, no? Unsaon ako pagbuntis, no? Wala man ko ibana. Pero yun siya, sulugoon ako sa Ginoo, matuman ang imong gipamulong. Kinsa maning naghatag sa iha o announcement. Kinsa may nagpahibalo sa iha. Si Anghel Gabriel, nagipahibalo si Maria, nga mahimo siyang inahan sa anak sa Diyos. Mauni ang pagtawag sa Ginoo ngadto kang Birhen Maria na mahimo siyang inahan sa anak sa Diyos. Ug yun sa ni Birhen pagtubag. Nung yun sa niya pagtubag sa dakong paubos, iyahang gitubag ang anghel nga matuman din he kanako. No? Matuman din ni kanako ang imong gipamulo. Mauni siya. Mauni ang pagtawag ni Birhen Maria sa pagkamasinugtanon o pagkamahigugmahon niya sa Diyos. Gani, kung atong tanawon, diya sa pagtawag kang Birhen Maria nga mahimo siyang inahan sa anak sa Diyos, wala siya nagmakulit. O diya sa pinabuhi ni Jesus, atong mata, klaro kayo na to, no? Klaro kayo na to. Giunsa ni Birhen Maria pagpadako ang iyang anak. Kauban sa iyang bana nga si San Jose. Yun sa nila pagpagdako si Jesus. Inwidako si Jesus nga, adunay, itawag na ito, kahadlok, o adunay, dakong pagtuo diha sa matagusan. Labi na diha sa iyang amahan, ang atong langit na namahan. Mauni, ang pagtawag kang Birhen Maria, yun sa niya, pagdawat ang maong tawag. Maupunin diha sa matagusan ka na ito. No, nga, sa dili na to malikayan panahon nga naay pagtawag ka nato usahay mudili ta mudumili ta ang pagtawag nato din na sa pagpangalagad. Ilabi na gayud karon ining pandemya nga naata ron lisota mo atong simbahan na ay mga kaigsuunan nato nga dili makatuk simbahan. Nag-focus na lang sila magsigitan og kuan, magsigitan og TV, magsigitan og kanang gitawag nato, magsigitan og sa Facebook. Mao ni ato mga kahigayunan, no? Kay kita mga katikista gitawag man ta sa Dios na may mong magsasangyaw nga ito sa matagusa. Atong pahimus lang kini dinha sa paghatag na ito, labi na ninihanay na ito sa matag adlaw na ito, panahonin Flores de Mayo. Kay maumanis siya, kung sa may panawagan diya sa atong Santo Papa, ang hugot nga pagrosaryo sa matag adlaw. Mumani panawagan ang hugot nga pagrosaryo sa matag adlaw aron masumpo kining maong pandemya nga karon nagpadayon sa pagkuyanap kini sa tibuok kalibutan. Ang atong mga pag-ampo, ang atong mga paghalad nga to sa Diyos, paghalad nga to mga pag-ampo, pinaagi sa atong mahal nga inahan. Kay kung magapa, ang atong mahal nga inahan, dili gid siya na mukawang ka na to. Kay wala inahan nga dili mo sugod, kumangayo ang iyang anak. Ang inahan magpabilin sa iyang pagkainahan. Usang atong langit ng inahan, kita nga iyang mga anak, kung mangayo ta kaniya nga kinasingkasing, ihatag po niya ka na to diyang kinasingkasing. Mao nga sama kang Birhen Maria, ang pagtawag sa Diyos nga na kaniya, punta diya sa matagusa ka na to, ang pagtawag diya sa atong misyon, no? Pagtawag sa atong misyon sa pag-alagad o pagsangyaw sa buhing pulong sa Diyos. Unta sa kanunay, mao kini atong hutan. Ilabit na kayod ka na to, dinha sa matagusa ka na to. Kamu nga nagatanaw, nining maong live na ko, nining maong paghatag na ko lecture, kamu,
kamu ang kabahin nako, kamu ang kaabay nako, kamu ang katabang nako. No sangyaw nga to sa uban. Kung unsa ka importante ang tawag diha sa itawag na to pagtawag ni Virgen Maria sa Dios kaniya. Kung unsa po ka importante, kita po itawag po ta nga to pagsangyaw sa uban. Yawat naman lang ang uban makabalo, no, makaibalo, mahitungod niini. Unsa ka importante diha sa matag-usa ang pagtawag ka na to. Sama kang Virgen Maria, importante kayo ng pagtawag kaniya. Kay siya man ang nahimo inahan sa anak sa Diyos na atong manunubos. Kay kung wala mo tubag si Virgen Maria, mamahimo siyang inahan ni Jesus. Itang tanan, dili na to mabatunan ang atong kaluwasan. Busa, nining hapon na, dili lang kukuto, bugatangin na po ng amuha. O dini lang kukutob sa akong paghatag kaninyo karong apuna at ang inapod sa sunod higayon, sa sunod adlaw ang paghatag ni Sir Rusty Corsame sa maong topic ngayang yatag. O dagang kayong salamat sa tanang nagtanaw o naminaw o sa akong gipambit karong apuna sa ngalan sa Catholic Campus Ministry sa Archdiocese sa Davao. O sa staff nini nga si Ma'am Gloria Roperos, mga volunteers, si Sir Rusty Corsame, si Sir Alvin Olaer, ako si Atinida, ilabi na gayod sa among director, si Reverend Father John Go. O ato usab, ang akong usab pagpasidungog diha sa atong Arsobispo sa Davao, Archbishop Romulo Valles, o sa tanang mga kaparian sa Archdiocese of Davao, o labi na usab sa among kuagtong kurag paroko nga si Father Mervin George Maglana, uban sa iyang kauban nga si Father Efren Gubac Jr. O sa ato ang head catechist sa San Miguel Parish, si Marilu Ipal. Ako ang catechista, si Atinida Christmas, kasamtangan volunteer sa Catholic Campus Ministry. Daghang salamat o maayong hapon sa tanan. Sa'yo'y tunay na malubos. Nais
ko. Salamat sa buhay na galing sa'yo. Welcome po dito sa Dream Village Community Learning Center ng Alternative Learning System, Tibungkol District. So, welcome po kayong lahat kung sino po ang gusto na makapagtapos ng kanilang pag-aaral, yung mga hindi po nakapagtapos dahil po sa mga maraming kadahilanan. So, welcome po kayo dito na magpa-enroll. Tayo po ay tumatanggap pa ng mga gusto makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Dito po sa klase ni Sir Rustic Rosami, kasama ko po si Ma'am Nida Christmas. Ulitin ko po. Welcome po kayo dito sa Dream Village Community Learning Center. Sa mga malapit na po dito sa Panakan area, Panakan Malagamot, dito po sa lungsod ng Davao. So magtungo lamang po dito sa Dream Village Community Learning Center at magpalista. Ano po ang mga dadalhin? Magdala lamang po ng photocopy ng inyong birth certificate at saka dalawang 2x2 ID pictures, white background. So ulitin ko po. Kayo ay iniimbitahan na magpa-enroll dito sa Dream Village Community Learning Center ng Alternative Learning System, Tibungkol District. Maraming salamat po. Ang schedule po ng ating klase dito o yung sa kasalukuyan pamimigay ng module o kung meron kayong mga dapat kunin kapag kayo ay nakapag-enroll na sa Alternative Learning System dito po sa Dream Village Community Learning Center ay tuwing araw ng Miyerkules sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So, pwede po kayo magtungo dito upang makakuha ng ating mga modules o pwede pong yung mga kabataan natin na hindi pwedeng lumabas ay yung mga magulang nila ang magtungo dito upang makakuha ng modules. So, huwag nyo pong antayin ang panahon na kayo pa'y magsisi dahil hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Maraming mga paraan na pwede nating gawin upang tayo ay makapagtapos ng ating pag-aaral. Mayroon din po tayo mga ilalagay na katulad nito, ALS Kahon sa Kaalam or ALS Kahon ng Kaalaman sa mga iba't ibang tindahan o mga designated areas
dito po sa Dream Village Community Learning Center. So, kapag nakita nyo po ang kahon na ito, dito po sa video, so, pwede po kayong kumuha dyan ng ating mga enrollment forms kasi dyan po natin ilalagay. At katapos nyo namang pilapan ng mga enrollment forms, ilagay nyo naman ulit po dyan sa loob ng kahon na ito upang makuha po ng ating mobile teacher o yung ating instructional manager at kayo ay mailista at maging regular na enrollee or mag-aral ng Alternative Learning System Tibungko District dito po sa Dream Village Community Learning Center. Ulitin ko po ang schedule po ng ating pamimigay ng module o ating klase dito po sa Dream Village Community Learning Center ng Alternative Learning System ay tuwing araw ng Miyerkules sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So tumatanggap po tayo ng BLP o yung Basic Learning Program natin, yung mga hindi pa marunong magbasa o yung mga nagsisimula pang matuto. At saka meron po tayong elementary at saka junior high school. So sa mga teachers po na na-assign dito ay yung ating District ALS Coordinator Sir Alvin Olayer at saka yung ating mobile teacher Sir Rastel Kusami, ako po yun. So kasama nyo rin po dito yung ating facilitator Ma'am Nida Christmas. So yun po, modality of classes is modular and virtual. At hanggang ngayon ay tumatanggap pa po tayo ng mga gustong mag-enroll sapagkat gaya ng inyong nakikita sa ALS may pag-asa ka. So ano pang hinihintay niyo? Magtungo dito sa Dream Village Community Learning Center ng Barangay Panakan upang kayo ay makapagtapos ng inyong pag-aaral. So maraming salamat po sa ating barangay captain dito po, si Kapitan Dose Apostol, kasama po ang mga barangay officials na kung saan tumutulong po sa atin upang may saganap ang ating klase dito sa Dream Village Community Learning Center ng Alternative Learning System. Maraming salamat po sa lahat. So pwede nyo pong pwede po kayong mag-message sa ating official Facebook account Parola The ALS News upang magkaroon ng mga kaalaman tungkol sa Alternative Learning System dito po sa Tibungko District.